daw yun. Ika-cut na natin yung ni-roast natin kahapon. Ni-roast ko kahapon. Ika-cut ko na yung dinggit. Isa. Bango. So, nadigas na siya 24 hours kasi kahapon ko siya ni-roast. So, ika-cut ko na siya ngayon. Testing in kung anong lasa. May kodigo ako, kodigo. Few cutting essentials. So, testing natin kung anong lasa ng kape. Susundan natin and then syempre yung flavor wheel. Kodigo kasi medyo nakalimutan ko na to. 2019 pa to eh. Gusto natin. So kailangan ko ng tatlong shampoo. Tinimbang ko na siya kanina. 8.25 grams na coffee. So, grind ko siya. Naayos ko na rin yung setting ng grinder kanina. Sakat ko na siya habang wala pang tao. So, grind ko na. Itong pinapainit yung tubig pala. So ito dapat pag gin-rind mo siya, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy yung pag kakap. So huwag papatagal eh. So, pag-grind yun, dapat pinapainit ko na yung tubig. Bilhin ko muna yun. So pag nag-grind mo na siya, papakita kasi hindi siya pwedeng laging na nami-mix or yung naaalog-alog. Ito. Yan, yung sample natin. So cups yung ginamit ko kasi wala akong cupping bowl. So yan yung ginamit ko na lang. So grabe ang bango. Ang bango ng kape. So amuin muna natin yung aroma. Meron akong ano, yung kodigo ko, yung taster's flavor wheel. Diyan mo ibe-base yung mga matitikman mo sa ano, sa kape. Uy, Kuya Marlon, laktaw-taw, pa-shout out. Guwapo. Yun. Yun, yun o. Tapos yun. Wait lang, tapos muna. May yung kodigo ko. So may kodigo din ako. Yan, sa cupping. Puro sa kape yan. Sensory skills.
medyo kinalawang na kasi. So yun, yun pumulo na yung tubig. Uy, hi Sarah Aldrin. No-note natin yung ano na yan, description na yan. So, start na ako. So, syempre nga, Roma muna. Kailangan ng notes para alam natin kung ano yung naamoy natin or natikman. So pag nagka-cupping dapat minimum tatlong tao eh. Kaya lang sa ngayong panahon bawal pa. So ako na lang muna. Grabe, para talaga siyang Ethiopian coffee. Ang bango. Sobrang fruity. Medyo grassy pa kasi 24 hours pa lang siya nabibigas. Itong ano, yung pagka wala pa siyang tubig, ang tawag dito yung fragrance, yung dry fragrance. Start natin yung timer. Ito, papakita ko sa inyo. So, mga 4 minutes. Ayan, tatlong sample. So, medyo ibababad muna siya para makuha yung talagang flavor ng kape. Yung timer. Meron din setting to yung grinds, yung grounds. Tayn lang natin. So, 2 minutes. Habang nag-aantay tayo ng oras, review muna sa flavor wheel. Nakalimutan ko na yung iba. Ayan, review muna tayo. Dala ko din lahat ng kodigo ko nung nag yan, Q-cupping essential. So,
na lang. Kailangan natin ng cupping spoon. Meron akong cupping spoon galing sa roaster. Yan yung coffee roasting machine na binibenta ko. At saka Hario ang cupping spoon. So dalawa. Ayan, 4 minutes na. So, ito na Aldrin, yung aroma, wet aroma. So, scrape ko lang. Para maamoy ko. Ma-distinguish ko ano yung ano eh, fruity na amoy. Tignan ko sa hindi. Citrus. Dried fruit. Sinescribe ko na, tinanggal ko na yung pinakasapal. Ito na yung itsura mo. Masyado pa mainit, palamigin ko lang konti. Pero ang sobrang tamis nung amoy. Naamoy ako yung orange.
ang tamis. Ano? Asukal, medium body. Acidity. Sorry. Oh, Aldrin, ang swabe niya, promise. Punta ka dito para matikman mo. From balance. Thank you.
So yun, yung nakuha kong ito. Yung notes. Medyo grassy pa kasi nga, bago pa lang.